inihahandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikasampu ng Oktubre, taong 2022. Isang masikap na espiritu. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Awit ang kabanata'y 126 at ang talata ay 6. Gawin mo ang iyong pinakamabuti at tatanggapin ng Diyos ang iyong mga pagsusumika. Tanggapin mo ang tungkuling pinakamalapit sa iyo at gampanan mo ito ng may katapatan. At magiging lubusang katanggap-tanggap ang iyong gawain sa Panginoon. Sa iyong pagnanasang gumawa ng malaking bagay, huwag mong kaligtaan ang mga mas maliliit na gawaing naghihintay sa iyo. Malapit na ang pagbabalik ni Kristo at ito'y nagdudumali ng labis. Maigsi na ang panahong maaaring gumawa at nangapapahamak ang mga lalaki't babae. Sabi ng anghel, hindi ba dapat na ang mga taong tumanggap ng malaking liwanag ay makipagtulungan sa kanya na nagsugo ng kanyang anak upang magbigay ng liwanag at kaligtasan sa mga tao? Magpapakita ka ba ng kakaunting pagpapahalaga ang mga taong tumanggap ng kaalaman ng katotohanan ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon, sa kanya na dumating sa lupa upang ang kanyang banal na kapangyarihan na ay maging mana ng bawat kaluluwang nananampalataya? Sa ganitong paraan, magiging mabisa ang pagka-Diyos ni Kristo para sa kaligtasan ng lahi. At magiging pakinabang sa harap ng trono ng Diyos ang pamamagitan ng ating dakilang saserdote. Binubuo ang panukala sa langit. Sila bang nabili na napakataas na halaga ay mabibigong pahalagahan ng dakilang kaligtasan? Dapat na makapasok sa bukiran ang mga misyonero bago pa sila mapilitang tumigil sa paggawa. May mga bukas na pintuan ngayon sa bawat panig. Hindi sila dapat maghintay upang matapos ang mga taon ng pagsasanay. Dahil kakaunti na ang mga natitirang taon at kailangan nating gumawa samantalang may araw pa. Isang maganda at mapagpalang umaga.